Good day, Olongapo. Welcome sa first edition ng Throwback with Mike Pusing for this year 2016. January na po ngayon at pagkatapos ng New Year celebration ay may isa pang memorable na okasyon na dapat nating gunitain. Ito ang kaarawan ng Ama ng Olongapo this January 17 nang walang iba kundi si James Leonard Gordon. Patid po ng nakakarami sa ating taga-Olongapo ang ginawa niyang pagsisikap upang maging maunlad na komunidad ang Olongapo at pinatunayan niya sa mga Amerikano na siyang dating nagpapatakbo ng ating pamahalaan bilang U.S. Naval Reservation na kaya nating taga-Olongapo na manindigan at tumayo sa sarili nating mga paa. To tell you more about the life and times ng dakila at natatanging punong bayan ng Olongapo na nagbuwis ng buhay upang makamit natin ang tinatamasa natin bilang premyadong lungsod ay ang ating kaibigan at dikalibreng broadcaster, si Kabayan Nolly De Castro. Take it away, Nolly! Amerika ang Pilipinas ay sinimulan itong magtayo ng Naval Station sa Subic Bay dahilan sa natatangin itong harbor at estratehiyang lokasyon. Kalinsabay sa pag-develop sa naturang base militar ay umusad ang progreso ng Olongapo na dati isa lamang munting komunidad ng mga mangingisda sa baybayin ng Subic Bay. Dito, ipinanganak si James Gordon. Ang ama ni James Gordon ay isang sundalong Amerikanong kabilang sa tropa ni George Dewey na gumapi sa armada ng Espanya noong 1898 sa Manila Bay. Ang Olongapong kinagisnan ni James Gordon ay hindi katulad ng ibang komunidad sa Pilipinas. Bagamat pinagkalooban na ng kalayaan ng mga Amerikano ang bansa, na malaging sakop ng pamahalang Amerikano ang Olongapo bilang U.S. Naval Reservation. Nang ipasya ng kanyang pamilya na magbalik sa Amerika, minabuti ni Gordon na maiwan sa Olongapo ang bayang kanyang kinalakhan. Katunayan ay mas pinili niyang maging mamamayang Pilipino kaysa maging American citizen. Ang desisyong udyok ng marubdob niyang pagmamahal sa bansang kanyang sinilangan. Nabihag din ang puso ni Gordon ng dalagang taga-Subic na siyang kanyang napangasawa, si Amelia Wico. Nagkaroon sila ng limang anak, kabilang dito si Richard Dick Gordon. Bilang kagawad ng konseho sa ilalim ng U.S. Navy, ipinagtanggol ni Gordon ang Pilipino laban sa pang-aabuso ng mga otoridad na Amerikano. Ang walang humpay na pagbubulgar sa pagmamalabis na dinaranas ng mga taga-Olongapo sa kamay ng mga Amerikano ay nagbunsod sa pamahalang Pilipinas upang muling suriin at rebisahin ang kasunduan hinggil sa mga base militar ng Estados Unidos sa bansa. Ito rin ang nagpaalab sa damdaming makabayan ng mga residente ng Olongapo upang naising makalaya sa kapangyarihan ng Amerika at makamit ang karapatan na patakbuhin ang sarili nilang bayan. Sa pagpupursigin ni Gordon at nang nagkakaisang mamamayan, ibinalik ng gobyernong Amerikano ang Olongapo sa pamahala ng Pilipinas noong 1959. Taong 1963 nang si James Gordon ay niluklok ng taong bayan upang maging mayor sa kauna-unang halalang ginanap sa Nueva Bagong Layang munisipyo. Sa pag-upo niya sa pwesto, binigyan din ni Gordon na ang relasyong Pilipino at Amerikano ay kailangang nakasalig sa respeto at interes ng dalawang bansa. Matindi ang isinagawa niyang kampanya laban sa ilegal na pagtutroso sa kabundukan, gayon din sa mga sindikatong nagsulputan sa Olongapo. Hindi nakapagtataka na naging kaaway siya ng mga taong mayayaman at makapangyarihan ng pansariling interes ay nasagasaan bunga ng kanyang paghihigpit.
makailang ulit nang pinagtangkaan ang buhay ni James Gordon. Noong una, mayroong tumawag sa kanilang bahay na may sunog sa palengke. Ngayon, pumunta siya. O di walang sunog, di umuwi na, no? Ngayon, pagdating doon sa kurbada sa kanila, hinagi siya ng granada. Ay lalo pang nag-ibayo ang kanyang paninindigan na wastuin ang mga mali sa lipunan. Nagtagumpay din si Gordon na mabawi ang 1,000,000 pisong planta ng kuryenteng pag-aari ng Olongapo na pinaupa sa mababang halaga ng nagdaang administrasyon. Nilinis din niya ang pamahalaang lokal sa pamagitan ng pagpapatalsik sa mga tiwaling kawani. Siya, leadership by example ang nakikita ko. Kaya maraming sumusunod sa kanya. Siya mismo, ginagawa niya yon. Hindi kagaya ibang leader na sinasabi pero hindi ginagawa. Bagamat matinik ang daan, ginabayan ni Gordon ang Olongapo sa pagtahak nito tungo sa isang bayang may kakayanang tumindig sa sarili. At hindi siya nabigo. Noong Hunyo taong 1966, ay naging isang ganap na lungsod ang Olongapo sa bisa ng Republic Act 4645. Republic Act 4645, passed by the Philippine Congress creating Olongapo as a chartered city, has just been approved and signed by the President. Congratulations. Sa pagdatal ng bagong umaga, ay dumating din ang maraming hamon. Habang umuunlad ang Olongapo, ay nagdagsaan ang mga taong nais makibahagi sa mga biyayang pang-ekonomiya ng lungsod. Lumalaki ang populasyon, dumarami din ang pangangailangan. Hinarap ni Gordon ang mga problemang kaakibat ng pag-unlad nang ipatupad niya ang mga programa sa infrastruktura, edukasyon, kalusugan at serbisyong pampubliko. Ang pangingibabaw ng kaayusan at kapayapaan sa lungsod ay siyang tampok sa isipan ni Gordon. Naging masigasig siya sa paglipol sa lumalalang kriminalidad at mga bisyong nagbabantang pahira ng tungis ang isang magandang simulain. Nakabangga din niya ang maimpluwensyang mga politiko sa hangad niyang wakasan ang political boss system upang makamta ng lungsod ang kasarinlang pampolitika. Ang pagwis ng pagbabago'y nagsimula ng mamayagpag. At sa ilalim ng malaya, makatao at responsableng pamunuan, ang Olongapo ay nakatanaw sa dako paraon na tigib ng pag-asa at pangako. Hanggang maganap ang trahedyang ipinagluksa ng buong lungsod. Kay Gordon habang pakyat ito sa kanyang tanggapan sa City Hall. Saklot ng pigati, nasaklaw ng dilim ang bagong umaga. Isang mapait na yugto sa kasaysayan ng isang bayan, ang tanging nasa ay bumuo ng matibay na pundasyon
para sa kinabukasan. Kumanaw man si James Gordon, ay nanatiling buhay ang kanyang mga pangarap para sa kanyang bayan. Nanalaytay sa bawat Pilipinong taga Olongapo na buo ang loob sa harap ng pagsubok. Taas ang noo sa gitna ng krisis, determinado sa kabila ng balakid, handa sa nagbabagong panahon. Higit sa lahat, Pilipino, bayani ng kanyang panahon at ng susunod pang henerasyon. And the world will be better for this. That one man scorned and covered with scars still strove with his last ounce of courage to reach the unreachable stars.
para kay James Gordon Sr. Ang paggugobyerno ay hindi hanap buhay, kundi bigay buhay. Pahalagahan natin ang sakripisyong ginawa niya para sa lahat ng taga-Olongapo. Progresibo at maunlad na ang lungsod natin ngayon. Ito ay dahil na rin sa mga kapamilya ni Jimmy Gordon na tulad niya ay nahalal bilang punong lungsod natin. Sinundan nila ang kanyang yapak at pinigyang katuparan ang mga pangarap at balakin niya para sa mahal niyang Olongapo. Sa mga kabataang nanonood, let the life and vision of James Gordon Sr. be an example na walang imposible kung nanaisin natin. Once again, here is Mike Pusing reminding everyone na gawin nating gabay ang nakaraan para sa mas matatag na kinabukasan. Until next time,